Magandang araw mga kababayan. So yun, nandito tayo ngayon sa aming farm sa Bayugan, Agusan del Sur. Ngayon po, magtatanim po tayo ng kakao. So ipapakita namin yung paano magtanim ng kakao. Okay, kahit mga basic lang. Ito pong kasama ko si Kuya Bambam. Okay, o, taga Davao po siya. Dati pong trabaho niya is ano po, sila po yung nagmamanufacture ng mga sabon na Biofresh. Pero ngayon break time muna kasi nagpa-part-time siya ngayon bilang isang farmer. Okay, nagtatanim din sila ng kakao. Kasi plano namin son na gumawa ng soap na chocolate flavor. Okay? Okay ba 'yon Kuya Bam? Okay. Okay. Yun. So, siyempre wala tayong gagamiting ingredient niyan pag wala tayong kakao. Kaya magtatanim tayo. Ito yung mga seedling natin, okay? Hindi tayo bumili ng seedling, no? Tayo lang yung nag-seedling. So, yung variety nito is UF18 at saka BR25. Magdi-discuss lang tayo ng ibang vlog about sa mga variety. Okay? So, ngayon, tanim lang muna tayo. So, gaano ba kalaki yung hole, okay? Yung butas ng ating pagtatamnan ng kakao. Okay, yung ideal po is okay, 1 square foot, okay? 1 feet yung lapad at saka 1 feet din yung lalim. Saka kung mapapansin niyo mga kababayan, merong dalawang separation yung soil, okay? So itong sa kabila, ito yung mga topsoil. Saka ito naman mga subsoil. Okay? So importante na ma-separate ito kasi mamaya pag meron ng seedling, pagtanim natin, ibaliktad natin. Okay? Una nating ilagay is organic matter, tapos topsoil, na yun yung subsoil, yun ang sa ibabaw. Okay? So, importante yun kasi after 2 months, lalabas na yung mga ugat. So, of course, mas maraming nutrients ang topsoil. Okay? So, unang masisip-sip na nutrients is galing sa topsoil, which is makakatulong yun para mas mapabilis yung paglaki ng ating kakao. Saka ito naman po mga seedling natin, okay? Kung bibilhin ito sa mga nursery, nagkakalaga ito ng mga 40 pesos, okay? 50 pesos. Dito sa amin sa Caraga, 40 pesos to 50 pesos yung seedling. Pero sa Davao, mayroon doon mga 30 pesos, okay? Yun ay mga accredited yun ng mga seedling, okay? So iningan niyo namin yung mga kababayan natin diyan na bumili tayo ng mga accredited na mga seedlings. Kasi yung mga accredited na seedlings, ano yan, monitored yan ng BPI, okay? So makakasiguro tayo na maganda talaga yung variety. At saka, kung ano yung variety na gusto mong ma-harvest soon, is yun talaga yung i-expect mo. Kasi meron pong mga mura na mga seedling. Pero of course, most likely hindi yan accredited. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili, okay? Pero take your own risk lang, okay? Kasi may mga case din na yung mga hindi accredited, hindi naman lahat, okay? Yung mga non-accredited na mga seedling is, di natin alam kung anong variety yan. Baka ini-expect mo yung UF18 pagbili mo, pero nung nag-harvest ka na, ibang variety pala at saka hindi maganda na variety. Actually, hindi na tayo bumili, no? Kasi marunong na tayong mag-seedling din. So ako lang po yung nag-seedling nito. Kasama ko yung mga kasamahan ko din. Yan, so tapos na. Okay, tapos na yung pagbubutas natin. Okay. So ngayon, kukuha na ng seedling, no? Kukuha na ng seedling. Ito yung seedling natin. So bago natin ito kunin, i-press muna. I-press mo. I-press muna para pagtanggal ng seed bag is hindi siya mawasak. Okay? Tapos dahan-dahan lang din yung pagtanggal. Pwedeng, okay? Pwedeng. Pwedeng ibaliktad. Ibaliktad, tapos. Ayan. Unti-unti lang. Dahan-dahan lang na hindi masyadong ma-ano. Ayan. Tapos mga kababayan, so ayan na yung seedling natin. Ready na. Okay, natanggal na mula sa seed bag. Pero di muna natin yan ilagay sa ating butas. Okay? Yung hole natin. Una nating ilagay is organic matter. Okay, so organic matter. Yung organic matter, importante yan para kahit mahabang panahon na walang ulan, mayroong temporary na reservoir yung kakao natin. Kasi hahawak yan ng tubig. Ang pinaka-the best na gamitin is
yung balat ng niyog. Okay, kung may mga balat kayo ng niyog dyan, maganda yun. Pero as of now, pwede rin gamitin ng katawan, yung katawan ng saging. Okay, yung rotten banana bodies. Okay, so ilagay natin. Yan. Pagkatapos malagay ng rotten banana bodies, lagay natin yung una, yung topsoil. Okay, topsoil. Yan. Tapos lagay na natin yung seedling. Okay? Handahan lang. Yan. So tapos lagay na natin yung subsoil. Yun. wait. So yan mga kababayan, no, na tumindig na yung seedling natin. Nakatayo na. Nakatayo na. Okay, tumayo na. Okay. So ngayon, nasa ibabaw na yung subsoil. Next layer is yung topsoil, last layer yung organic matter na hawak ng tubig. Tapos last, lagay natin ang stick. Okay? Ito yung stick natin. Ilalagay natin ito para kapag may mga bagay na tatama sa ating seedling, hindi siya madaling matumba. Okay, katulad ng mga hayop or may mga sanga-sanga dyan sa paligid ng mga tanim. Okay, at the same time, talian din natin ito para straight yung paglaki ng ating kakao. Okay, so hanap tayo ng tali. So yan, tinatalian na po natin mga kababayan. So lagyan natin ng tali. Ayan, may aso pa, nasali. So ayan mga kababayan, tapos na yung pagtanim natin ng kakao. So after 2 months, okay, after 2 months mag-fertilizer tayo nito, okay? So hindi pa natin lalagyan ng fertilizer kasi yung ugat niya after 2 months pa yan lalabas, okay? So lalala. Patay.